Hi guys! Welcome back sa aking channel. Okay, ang topic natin ngayon ay dito, yung third telco sa ating country. Okay, kahit wala kang balak mag-invest sa company na to, panoorin mo ang video na to dahil marami kang matututunan. Alright, let's go! Hi guys! Welcome back! Okay, dito CME ang pag-uusapan natin ngayon, yung third telco natin. Nirecord ko to May 16, no? So ang data na makikita nyo ay May 16 din, no? Yung closing natin, no? Alright, so maganda yung episode na to, actually, no? Medyo maiksi lang ito, pero maganda, no? Maganda, matututunan natin to. Alright. Ayan, sa mga dividend investor, no? Pakiclose nyo na po ang YouTube ninyo. Lumipat na po kayo sa ibang video ko. Wala pong dividend dito. In fact, wala nga tong earnings, no? Wala rin cash flow. Wala kayo mapapala po sa dividend sa company na to, no? Alright, ang saya. Alright, about the business na po tayo, no? Okay. So dito CME Group, sabi may dalawang business sila, no? Meron silang telecoms and may digital media din daw, no? Content and intelligent lifestyle, no? May ganyang business na, pero syempre hindi natin pakakialaman yung pangalawa. Alam naman natin, no, kaya ito binibilig dahil nga ito yung third telco ng Pilipinas, no, na lalaban sa Smart at Globe. Tingnan nga natin kung may laban. At ito na, no, baka nakaka-interest kasi bumabagsak, no, bumabagsak siya. Baka pwede nang ibodega kasi ang baba na niya ngayon, no, 250 na lang eh. From as high as 17, pumalo to ng 17, baka mura na. Baka pwede nang pasukin, baka pwede na ibodega, Kuya John, no? Alright, tingnan nga natin. Ayan, no? Income statement muna tayo. Ayan. And bago natin puntahan ng income statement, sasabihin ko sa inyo yung unang-unang ratio na tinitingnan ko talaga sa isang company. Ang unang-una ko tinitingnan, guys, yung market cap. Magkano yung halaga ng buong company? No? Alright, no? Yan ang unang-una ko munang tinatandaan. Ano yung market cap? Magkano yung buong company, no? And then, i-compare ko yan sa revenue. Yan ang unang-una tinitingnan kong ratio sa lahat. Hindi mo na net profit revenue. Kailangan, para sa akin, pantay po yan. Halimbawa, kung 35 billion yung... Kung 35 billion ang market cap, dapat makita ko dito sa revenue, ganun din, mga 35 billion din, no? Give or take a little bit, no? Pag yan, ay mas mababa ang revenue niya, no? Mas mababa ang revenue sa market cap, tataas na isang kilay kung gano'n. Tataas na yung kilay ko. Hindi yung buhok kasi walang tataas sa buhok eh, no? Yung kilay ko tataas ng gano'n. Kasi parang, pag tumaas kasi, kaya kailangan pantay yan. Kasi ang iniisip ko lagi, ang net profit 10%, no? 10%. So, alam ko babalik na sa akin ito in 10 years. So, parang gano'n, no? Kailangan pantay yan. No? So kung mas mataas yung market cap sa revenue, in this case, ang layo, ang baba ng revenue. So problema na agad yan, guys. Problema na. So dapat, para ma-justify ko yan na malayo yung difference ng market cap sa revenue, dapat mataas ang profit margin. Dapat ganyang kalayo. Dapat pumapalo na to ng 50% ang profit margin. Sa 7 billion na yan, dapat ito 3.5 billion ng kita. Ganon, no? Ganon mag-isip eh, no? Nag-a-adjust na yung utak ko dyan, no? Nag-a-adjust na. So, yun na ang threshold ko. Dapat 3.5 billion ito, pataas. Dapat ang net profit ay negative. Negative. 2021, negative 9. 2022, mas lumaki yung negative kasi yung operating expenses ang laki-laki, no? Ayan. Ano ibig sabihin? Lahat tumaas na sa akin. Pati yung buhok na wala, tumaas na rin. Money losing business boy to, guys. Money losing business. Pero okay lang minsan. Pwede pa natin palagpasin yan eh, yung money losing business na yan. Basta may equity, may asset, no? Alright, tingnan nga natin yung balance sheet. May asset ba to? Okay, guys. Ayan, no? So, mapapansin natin, maraming problema yung balance sheet, no? Nagmumura. Minumura. Kakagating ka na sa mukha, minumura ka ng problema. Sa paanong paraan? Guys, no? Ito, once in a lifetime,
once in a lifetime ka lang makakakita nito, bihirang-bihira lang. Siguro sa US, may makikita kang ganyan. Sa Pilipinas, bihira lang ito. Negative yung equity. Kasi usually, no, ang balance sheet na equation talaga, asset is equals to liabilities plus equity. Ibig sabihin, pag na-liquidate yung company, may maiiwan pa dapat na konting asset sa atin as business owners. Eh dito, hindi siya zero. Hindi siya zero, no? May utang pa tayo, maglalabas pa tayo ng pera pag na-liquidate yung company. Wala, wala, kahit saan ka maghalugog, wala ka makikitang ganyan negative ang equity. Usually, positive yan. Ang hinahanap nga natin, kung ano yung market cap dapat, ganun din yung equity. Usually lang, ha? Usually, 1:1. So, dapat yung equity na yan, nakikita natin, mga 35 billion din sana, mga ganun eh. Negative. Hindi man na zero. Negative. Birang-bira ka. Wow. Wow talaga. Galing. Ang galing ng company to. Paano to in-structure, no? Ito pa problema. Nakikita mo to, current liabilities. 200 billion. Ano ibig sabihin ng current liabilities? May kailangan kang bayaran in the next 12 months. Kaya siya tinawag na current, no? In the next 12 months, may babayaran ka. Magkano? 200 billion. Ayun, no? Alright. And, ito naman yung pagtapat mo dyan, yung current asset. Magkano yung maliliquidate mo na pera in the next 12 months? 4 billion. Utang mo, 200 billion. Ang ipambabayad mo, 4 billion. Alay! Ano mababayaran yan? Niwala pa sa kalahati. Usually, dapat yung current asset mo mas mataas sa current liabilities. Ganon dapat yun para makover mo yung utang mo. Diba? So, sa case na to, ayun, no? Hindi lang once in a lifetime yung negative equity, no? Paano mababayaran yung 200 billion na utang, guys? Saan ka kukuha? Eh, wala namang kita. Nakita ninyo yung dito? Walang kita. Negative. Saan kukuha ng pambayad? Eh, meron kang bayarin in the next 12 months sa 200 billion. Paano yan? Paano yan, guys? No? Alright. May sagot dyan. Kay mawala ng pag-asa, may sagot dyan. Eh, di uutang. Uutang para pambahid sa utang, ganon. Halimbawa may utang ka sa tindahan, eh dito, umutang ka muna kay kumpare. Kay kumare, may pambahid ka sa utang mo sa tindahan, o, diba? O, ngayon, sa susunod na buwan, uutang ka naman sa iba, pambahid mo kay kumpare, kay kumare, diba? Uutang para pambahid sa utang. Walang pagkukunan, eh, diba? So, pag umutang ka para pambahid sa utang, anong mangyayari sa'yo? Tataas yung interest expense mo kasi madadagdagan ng utang mo. Next year or next time, mas malaki na ang utang mo kasi may interest expense ka na. Yung utang mo, may interest. O, diba? O, paano yan? Lalong tataas ang interest. Lalo lalaki yung utang mo. Lalong tataas. Lalaki yung utang mo. Ngayon ang tanong, paano mababayaran yan? Saan ko kukuha ng pambayad? Doon sa mas malaking utang. Kasi mas lumaki na yung 200 billion. Next year, mas malaki na yan. Saan ka kukuha ng pambayad? Duh! Eh, di uutang ulit. Wala kang income eh. O, diba? O, sana nag-gets yun na. Sana nag-gets yun na. Alright. So, kaya maiksi lang yung analysis na to eh, no? Ito nang yan, guys, no? Buy this if gusto mong sumakit yung ulo mo. O gusto mong maghirap yung kalooban mo. O ikaw yung tao na mahilig ka sa stress, you know? For the next few years to come, bilhin mo to. Ayan, yan ang recommendation natin, no? Alright. And buy this kung gusto mo mawalan ka ng pera, no? Kasi guys, yung pabagsak nila 250, lalo pa yung babagsak. Lalo pa yung babagsak. Hindi yan bodega na presyo. Lalo pa yung babagsak, alright? Ayan. So, baka nagtatanong kayo, may valuation ba yung company na to? Meron po. May valuation si Kuya John dyan. Ano po? Zero. Ako.
kailangan mo pa akong bayaran para tanggapin ko yung stock na ito, no? Sa akin, zero po ang valuation sa natin na to. Iwasan natin ang stock na to kung mahal po natin ang ating life. Ayan, no? Alright, kaya napili ko kasi itong ano na to kasi may educational siya, tsaka mas madali-daling i-analyze, no? Alright. Ayan, and anyways, opinion ko lang naman po ito, no? If you think na iba po yung position ninyo, sa tingin niyo may nakikita ko yung positive dito, no? Please, i-comment nyo lang po, no? At pag-aralan po natin yan, no? And anyways, hobby ko lang naman po ito. Hindi naman po ako magaling talaga stock. Hindi naman ako professional, no? Alright, mag-research po muna bago kayo mag-invest. Alright, please subscribe to my channel. Like, share, hit the notification bell. Mag-comment lang po, no? Please mag-comment yun. Nakakatulong sa channel yan, no? Alright, happy investing, guys. Bye!